Yun nga mga guys, Yasin Mika Mora nga pala to. Well, ngayong araw to guys, balik reaction pala tayo, no? Mag-react lang tayo sa kay Bullet pala. Kasi masyado na kasing malabo talaga. Nalalabuan ako sa mga sinasabi talaga ni ano ngayon, no, ni Bullet. Yung una, may choke na nangyari doon sa ano nila, yung sa nagkasubukan sila ni Kiko Matos. Tapos pangalawa, ni Crank. Tapos yung na-debunk na siya ni ano, ni Mark, na debunk din siya nung isang pro fighter din na in-interview nga ni Kabakal. Well, ang dami niya niyang palusot hanggang sa umabot na siya doon sa na nabanggit niya talaga na ano na lang, parang mga newbie or mga baguhan ang pwedeng mag-top nung ano, no, yung ginawa niya. Well, kahapon nag-debunk ulit si ano, si Badong, no, yung brown belter na nagtitrain pala kay Mamot. Well, ayaw pa rin niya talagang ano, no, aminin sa sarili niya na na-debunk na talaga siya, o na yung sinasabi niya mali talaga, na walang katotohanan yung pinagsasabi niya na choke or nikrang, no. Kasi ang dami na talagang ano, eh, ang dami nang nag-debunk, di ba, na ano nga sinasabi ng fake ano ka nga, fake mandirigma ka nga, Boss Bullet. Well, ako rin nalalabuan na talaga ako. Ako di ako naglabas ng reaction kasi may mga kaibigan na rin kasi tayong ano, no, mga nag-reaction dati na naging kasama ni Boss Bullet. Well, bilang respeto lang sana, no. Pero di talaga, eh, di pwede naman nahimik tayo, no. Kasi isa na naiyayabangan ako kaya masyado kay Bullet talaga, na puro na lang pang trust talk. Tapos yung trust talk niya wala sa ayos. Parang pangbatang trust talk, di ba? Yung mga Baboy Ramo, Tarsir, yung mga trust talk na ganoon kasi basura kasi yan, eh. Lalo na dito sa nag-ano siya, eh, na nagtrabaho din siya sa labas ng bansa, di ba? Na kahit sa mga Arabo, di ba? Pag mga trust talk dito, grabe. Ang sasakit ng mga trust talk dito sa ano, sa Arab country. Baka akala nyo yung pinaka worst lang na trust talk Amerika lang or sa Pilipinas. Putang ina, mas grabe dito kung mag-trust talk yung mga ano dito. Kasi bungangaan dito. Ang labanan dito sa Arab country, puro bungangaan, kasi kung manakit ka dito, makadugo ka, may kalalagyan ka talaga. Kaya dito puro trust talk lang. Well, sa kay Bullet talaga, nasilip ko kay Bullet. Wala na, na-debunk na siya talaga. Ayaw na lang niya talaga aminin na wala talaga siyang masyado pang alam talaga sa jiu-jitsu or sa ano nga, sa boxing skill nga niya, kulang pa talaga. Ni ano nga, 'di ba? Yung mga nakikita natin ngayon, mga ano niya, mga spar or yung mga pinapalabas niyang video na true jiu-jitsu, 'di ba? Yung lagi niyang yung palagi niyang inaano sa jiu-jitsu, sa training, si Mab Soberano. Well, alam naman natin na si Mab Soberano wala pa talaga alam yan sa jiu-jitsu, 'di ba? Boxing, may ano yan, may alam yan si Mabs, 'di ba? Shoutout pala ka, Mabs. Pero sa boxing, hindi nga na natin nakitaan na nakipag-spar siya kay Mabs Soberano, 'di ba? Or kanino man. Kaya sabihin na lang nating tinatago niya yung training niya. Imposible naman 'yun. Imposible 'yun. Kahit ano, si Donire nga, 'di ba? Sila ni Nauya, may mga pinapakita nga kahit kunting hard spar, 'di ba? Si Bullet din natin nakitaan kasi nga ayaw nga niya talaga masilipan ng ano, negatibo. Kasi si Bullet, napansin ko, pag once na mga negative comment yung kinu-comment doon sa ano niya, sa comment section, delete agad. Hinahide niya agad, dinidelete niya kasi yung iniiwan lang talaga niya doon sa mismong ano niya, sa mismong comment section, yung mga good comments lang. Pero yung mga negatibong comments na yung nagsasabi talaga ng totoo, deleted agad. Halata naman, masyado malinis yung ano niya, yung comment section, puro papuri sa kanya. 'Di ba? Walang masyadong negatibong ano. Pero pag titingnan niyo yung comment section nila ni Badong and the Mamot, tapos kay Mark, 'di ba? Tingnan niyo doon niyo makikita yung totoo talagang ano, nagko-comment talaga. Doon niyo makikita yung totoo talagang ano, no, may alam talaga. May alam na mga viewers na
naniniwala talaga na itong bullet na to puro lang talaga to bunganga talaga, wala talaga tong wala to. Kahit ako, ito na lang guys. Kita na lang sa ring, no? Ngayong July 16 or 17, di ba? Yung pinakalaban talaga. Mark my word, kung aabot ng 2 rounds si ano, si Bullet, pero wala na, dugo-dugo yung mukha ni Bullet. Kasi nga yung ano kasi, yung mukha kasi ni Bullet tabain dito. Ang daling paduguin nun. Lalo na si Mamot na eksperto sa ano, eksperto sa suntok. Wala, pagtatawanan lang yan ni Mamot, paglalaruan lang yan sa ring. Mark my word. Kasi kayo kasi, di nyo pa nakita talaga na lumaban si Bullet. Tapos paniwalang paniwala kayo sa mga sinasabi ni Bullet, no? Na-debunk na nga siya, na mali. Ayaw talaga niyang aminin sa sarili niya. Sinong magtuturo sa kanya? Di ba? Sinong magtuturo sa kanya na trainer, kung mismo sa sarili niya ayaw niyang magpa-correct, di ba? Yun lang yun. Kaya ano yung ginagawa nila ngayon? Oh, iwan ko kung may mga kinukuha na silang mga ano talaga, trainer talaga sa jiu-jitsu or sa boxing. Well, sa napansin ko talaga yung mga nilalabas nilang training, yung sarili lang nila, no? Nagtitrain sila sa sarili nila na ano, wala silang kinukuha na siguro professional trainer talaga sa jiu-jitsu. Well, tapos yung sinasabi nga niya kahapon na pag umabot si Mark nga ng 5,000 subscriber, ura mismo ngayong araw na to, di ba? Pupunta siya sa gym ni Mark. O, anong nangyari? Nagbago yung isip. Sinabi naman, gawin na lang nating 10K, di ba? Kaya kayo na lang umusga talaga, guys. Ako, pinipilit kong ano talaga, no, maniwala sana kay Bullet or magustuhan si Bullet. Kasi yung mga naging kaibigan natin sa mga ano, naging ano na rin niya, tropa eh. Pero sa nakikita ko talaga, mas mataas pa rin talaga yung yabang kaysa galaw talaga ni Bullet. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Yasin Mikamura nga pala to, babu.